आणि सहा मिनिट धाव Okay, so again, good morning, King's Kids. Good morning. Okay, so now let us meet our pastor. Good morning, Pastor. Hi, good morning, Kiki. Hi, good morning. Our HR manager. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Okay, your classmates. Good morning, classmates. And now let us give our loudest greetings to our Lord Jesus Christ. Good morning, Jesus. Good morning. God is good. All the time. Knowing the truth. Light yourself. In the Lord. In the Lord always rejoice. Year of the truth. Year of the truth. Okay, yes. So now let us proceed to our Okay, so at this point, let us have our roll call. So let's start with your ates and kuyas from high school department. Let's start with the grade 10 diamond. 1, 2, 3, go. Amen, diamond. My future begins here. Okay, so next, grade 9 gold. 1, 2, 3, go. Amen, gold. Work hard and be a leader. Grade 8, emerald. 1, 2, 3, go. Amen, emerald. And not to be the highest, but always do your best. Okay, grade 7, sapphire. 1, 2, 3, go. Amen, sapphire. And now let us hear from the elementary department, starting with the grade 6, self-control. 1, 2, 3, go. Okay, now grade 5, gentleness. 1, 2, 3, go. Amen. Grade 5, gentleness. Don't give up. I can do it. You can do it. We can do it. Okay, so now let us proceed to grade 4, faithfulness. 1, 2, 3, go. Okay, make it sure. How about our grade 3, goodness? 1, 2, 3, go. Amen. Goodness. Prayer makes possible possible. Possible. Prayer makes impossible possible. How about our grade 2, kindness? 1, 2, 3,
go. Upright. Okay, uprightly. How about my grade one patient? Now for the future. Okay, next. Now let us proceed to our NKP. 1, 2, 3, go. Amen. Amen. One for all. One for all. All for one. Peace be with you. Okay, peace be with you. So now, may request everyone to please stand up for our flag ceremony. Okay, so we're going to start with an opening prayer to be led by Lionel Yuri Lumanglas. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this wonderful day that you've given to each one of us. Thank you for all the blessings we receive every day. For your protection and love, we thank you. Help us to focus on our hearts and minds. Now what we are about to learn, inspire us for your Holy Spirit and to study this day. Guide us for your eternal life as we discover more about the world around us. This is all we pray in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Standing for our flag ceremony for the singing of the Philippine National Anthem. So now, let us have our pledge to the Bible to be led by Gavin Ezekiel RII. Pledge to the Bible. I pledge allegiance to the Bible. God's word, I will make a lamp unto my feet and a light to my path. I will hide its word in my heart that I may not sin against God. And now, for the pledge to the Christian flag, to be led by Rhea Amaris M. Gilio. Pledge to the Christian flag. I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for losing kingdom. It stands one Savior crucified, risen, and coming again with life and liberty to all who believe. Now, para sa ating panatang makabayan, we have here Prince Liam P. Mendoza. Panatang makabayan, niibig ko ang Pilipinas. Akin lupa sinila, ahanan akin lahat. At tinutulungan maging malakas, tinutulungan maging malakas. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringin ko ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tutunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mga kapatangan. Nagiging ko nag-aaral at nag-aaral ng buong patatak. Ang buong naalay ko ang aking buhay, pangarap at sikap sa bansang Pilipinas. And now, para for the philosophy, we have here Abira Symphony C. Arago.
philosophy. We believe that each child has a unique creation of God and learning has needs. A special gift KKCA and learning curriculum needs. KKCA curriculum was designed faith and to integrate faith needs. And learning to meet those develop. Needs. And to develop each child as a whole person, with a healthy self centered in Christ, genuine a healthy self-image, and responsibility genuine love for others. And responsibility for others, and the knowledge that God has for a special her. Plan for his and for our life. Mission, we have here Gentle Rain A. Argumido. Mission Teens Kids Christian Academy was established to provide an educational experience for preschoolers, elementary pupils, and secondary students academically and spiritually. Each program founded by Biblical presents desire to impart knowledge, refine character, and build skills, which will benefit the child to have a proper development and adjustment in our modern world, which he may use in serving God and his countrymen now and in the future. Teens Kids Christian Academy also aims to serve the families within the community. Okay, that yes. Now Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Okay. So now Teens Kids, are you ready to praise the Lord? Yes. Okay, yes. So now let us welcome our praise and worship team. Malaya, 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 malaya.
malaya, malaya, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan na ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y inalaya. Kasalanan at ang kalungkutan niya na lubusan, mapangyarihan ng Diyos sa aking taraan. Malaya! Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y inalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan, mapangyarihan ng Diyos sa aking nararanas. Malaya! Malayang sumigaya, malayang sumaya. Panginoon, amen! Hallelujah!
Let's continue to worship our Lord and let's sing Banal Mong Tahanan. Dapatin mong ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsanggang, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. And now, let us remain on the presence of our God for the opening prayer. Okay, let us remain in the presence of our God for the opening prayer to be led by Alexander MacDale G. Slasco. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for the wonderful day that you have given each one of us. Thank you and all the blessings received every day. Thank you for our teachers, our school, and our families. As we gather this morning, we invite the Holy Spirit to inspire us, guide us, and teach us in everything that you do today. We give you our anxious thoughts.
receive you peace. You that you promise to be with us always. Bless our pastor, who will deliver the word for the day. This is all we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. And now, for the scripture reading, may I call on Jancil Rain A. Argomido. Generally, if you have a Bible with you, please open it on the book of James chapter 3, verse 13. Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Praise be to God upon reading his words. And now, to give us the message for this morning, let us all welcome our pastor, Reverend Dr. Paul Yong De Lee. Hi, thank you. Hi, Kingski. Good morning. Good morning, Papa. Good morning, Papa. Pastor Lee. Good morning, Pastor Lee. Good morning. Thank you, Grade 1. Good morning. Maraming salamat po. Good morning, Teacher Pastor Lee. Good morning. Pakikayamay nga. Okay, sa oras na ito, hanggang natin ang salita ng Diyos. Ha? Thank you so much ang inyong okay. Sa oras na ito, mahalaga isang salita. Kanina sinabi ko sa inyo, okay, ang King's Key Tapa ay smart kid. King's Key Tapa maging matalino yan. So, paano tayo matalino? Noong dati naalala niyo ba? Last week, who is wise and understanding among you? Sabi ni Santiago, kanang salita yan. Okay. Sino ang marunong at sino ang matalino sa inyo? Sabi niya, ipakita niya sa pamamakita ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Kaya nga nung dati sinabi ko sa inyo, karunungan ay dalawang klase. Isang karunungan. Totoo naman dito sa mundong ito ay kaalaman. Knowledge. Pero wisdom ay mula sa ating Panginoon Diyos. Kingski, kailangan maraming karunungan mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, paano tayo magiging matalino? Siyempre sa Bible, may sagot niya. Kaya sa oras na yun, tingnan mo. Number one, this time to seek God. Nalo na ang pandemic na ito, nalo na marami tao may sakit, maraming sunirari. Anong kailangan natin? Kailangan hanapin natin ating Panginoon Diyos. Ito mahalaga. Kaya nga, ang sino man gusto mo matalino, kailangan hanapin natin ating Panginoon Diyos. Why? The Bible says, sinabi ni Jesus Cristo, come unto me. Ano sabi niya? I will give you rest. Sabi niya ang Bible, sinabi ni Jesus Cristo, lumapit kayo. Ang Tagalog po, tignan po natin, Tagalog. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat ng nahihirapan at lukang sugata sa inyong pasanin. At kayo, ay, ano daw? Bibigyan ko ng kapahinga. Sabi niya, I will give you rest. Okay, mahalaga dito. Ganitong panahon nito, sobrang maraming tao sakit, maraming problema, at saka maraming tao ay namatay pa rin. Napakahiram ng panahon nito. Kaya nga, sa kailangan, okay, kailangan tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Kailangan. Ano? Kailangan ating Panginoon. Panginoon, mahabak po kayo sa amin. Panginoon, tulungan niyo ka. Panginoon, tatay o inay, may sakit at saka may problema. Panginoon, seek God. Okay, number one. Paano tayo maging matalinong tao? Yes.
person, hanapin natin ating Panginoon Diyos. Ito ang kailangan. Kaya nga, sinabi ni Jesus Kristo, Matthew chapter 6 verse 33, okay, dito, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things will be added unto you, shall be added unto you. Ayon sa Bible, sinabi ni Jesus Kristo, promise to us ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at kanyang katuwiran. Sabi ng Panginoon Jesus Kristo, at ang lahat ng mga bagay na ito ay tawang itarakta sa inyo. Ito, promise of God. Kung tayo'y unay natin, okay, seek first His kingdom and His righteousness. Ano sabi ng Biblia dito? Ang lahat ng mga bagay na ito, anong kailangan nyo? Sabi ng Panginoon dito, yes, He will give us. And then naroon, tawang itarakta sa inyo pa. This is promise God. Kaya let us, Kings Gate, sino kaya matalino? Hanapin natin Jesus Christ. Ang ating priority sa Panginoon Diyos. Number one, okay, tingnan po tayo. Number two, love God. Love the Lord. Why? Sinabi ni Jesus Kristo, love the Lord thy God with all the heart, all the soul, all the strength, all the mind. Kailangan, kung Lord, I love you, hindi love you lang yan. Ito, buong puso, buong kalula, buong kalakasan, lahat ay kailangan love Jesus Christ. Love God. Yun ay gusto ng Panginoon Diyos. Kaya sa oras na ito, sinabi ating Panginoon Diyos sa Proverbs chapter 8, verse 7, din sabi dito, mahal ko sila lahat na sa akin ng mamahal kapag hinanap ako ng masika. Sabi dito, tiyang na masusumpungan. Promise of God. I love those who love me. Sabi ng Panginoon din sa, Dojo, sing me! Diligently, find me. Okay? Tandaan po natin. Patuloy tayo. Love God. Kung tayo ay hanapin natin Panginoon Diyos. Kanina napansin nyo ba? Seek God and love God. Ito ang tunay na matalino ng tao yan. Kasi mga tao ay ang kanyang boyfriend, girlfriend, at habol lang pera, ang bagay na dito sa salibutan ay isang araw sa tulo ay wala yun. Kung tayo'y hanapin natin Jesus, okay? Patuloy palon Jesus Christ na. Patuloy tayo hanapin natin Jesus. Patuloy tayo love na Jesus Christ na. Okay, sa tulo. Ano yun? Naroon ang kanyang pag-ibig naroon hintayin. Kaya nga, as a king's ke, sino matalino? Seek God and love God. Okay. Sabi in Biblia, ay 1 John chapter 4 verse 19 sabi dito, we love because He first loved us. We love God. Do you love Jesus? Yes, I know you are all love Jesus. But tandaan po natin, He first loved us. Tayo ay bago mahal. Bago lumapit sa Kanya, He loved. He first loved us. Yun, tandaan po natin. Okay? Kaya ayon sa Biblia, tayo'y umibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Tandaan po natin. Okay, sa oras nito, the last one. Okay, bilang ang matalinong Christian, smart king's kid, ay kailang follow God. Okay? Seek God, love God, and follow God. Okay, tingnan po natin. Isang kwento ako sa India, naroon si Sadhu Sundar Singh. Noong dati 18th century, si Sadhu Sundar Singh ay tulan nyo. Hanggang 12 years, umaten siya ay isang Christian school. Naroon marami natutunan nyo. Okay? Christian. At tayo'y makarang salitang na nyo. Hindi sa ulo lang. Sundar Singh ay alam niya, ito pa pala, Bible. Jesus loves me pala. Alam na. Pero sa kanyang buhay, 14 years ang kanyang inay namatay. Sobrang struggle niya. Kaya nga, ayaw niya buhay dito sa mundong ito. Gusto niya suicide. Nasa Tran niya, sa India, sa Tran. Doon ay nakahiga sa madaling araw. Lord, I want to show you. I want to see you. Panginoon, gusto makita sa inyo. Show me. If kung kayo ay buhay. Alam niya si Sandasing nakahiga na sa Tran niya. Mamaya, may Tran punta doon, siguro mamatay. Kaya ibig sabihin, handa na.
ipiyo kung kayo'y buhay, ipakita niyo sa akin. Lord, show me! Siya ay nakahiga na sa Leilang Tran. Alam niyo, madaling araw. Sandasing. I am here. I love you so much. Ating Panginoon Diyos ay lumapit sa kanya. Kaya nga si Sandasing, okay? Sandasing sa India, one of a saint, you know? Sa Sandasing naman, habang buhay, hindi na siya sabato sa chinela, sa wala na. Patuloy sharing gospel. Okay. Meron isang kwento doon sa Himalaya. Doon sa sobrang malamig doon. Narong kasamang kaibigan ay punta doon sa Himalaya. Doon. Sobrang malamig. Alam nyo, nakita niya isang tao ay na maging preacher lang. Pero parang napansin niya, oy, buhay pa. May tibong na pala ang kanyang puso. Kaya nga, siya ay nasa papa na. Ano? Then, akyat doon sa pundong. Alam niyo, may kanyang kaibiganin. Isang kaibigan naman, sabi niya, patayin tao yan. Hindi pwede, tali natin pakapatay. Pero si Sandasing ay nakapapana sa kanyang isang taong ito. Alam nyo, siyempre mabiga dito, kaya maging pawisan niya. Ang tao ito rin kanina munting himatay, pero sa pamayang init ito, sa likong taong ito maging buhay. Okay? Si Sandasing isang ang buhay ito. Hindi siya lang, kundi ibang tao rin maging buhay pala. Tingnan po natin. Si Sandasing habang buhay, sabi niya, it is easy to die for Christ. It is hard to live for Him. Opo, kung tayo ay patuloy, lumapit sa Kanya. If you will follow Jesus Christ, not easy. Pero patuloy, follow Jesus. Araw-araw, kailangan naalala ang salita niya. Christ means to die daily. Kung tayo ay dying take only an hour or two, but to live for Christ, ibig sabihin ay araw-araw mamatay. Kung deny the ourself, patuloy tayo, sumunod kay Jesus. Okay. Yon ay buhay ng Kristiyano. Okay, King's Gate. Tandaan po natin. Kung tayo following Jesus Christ, hindi madali lang. Pero patuloy tayo, sumunod kay Jesus. Let us fix our eyes, Lord Jesus Christ. Follow Jesus Christ. And yung gusto ng Panginoon Diyos. Kaya nga, noong dati alaga ni Jesus Christ, okay, sila'y mangiista naman. Sinabi Jesus Christ, ano sabi niya? Follow me. I will make you fishers of men. Okay, Tagalog version sabi dito. Sinabi Jesus sa kanila, ano daw? Sumuno kayo sa akin at kayo'y kagagawin ko mangiista ng mga tao. Yes? Like Peter, Andrew, Santiago, Mateo. Lahat ng 12 ang kanyang alagad ay follow Jesus Christ. Sa pamang kanyang buhay, okay. Meron pa rin maraming follow Jesus Christ. Meron pa kayo Facebook, maraming follow. Pero tayo ay follow Jesus Christ. Okay. Important. Kung tayo ay sumuno kay Jesus, kung tayo ay follow Jesus Christ, sa pamagay ating buhay, ano daw? Okay. Tayo'y magiging, fishermen. Yung gusto ng Panginoon Diyos. Mang-ista lang, huli ng ista lang. Pero sabi ng Panginoon, Jesus Christ, kagawin ko, mang-ista ng mga tao pala. Okay, King's Kid, tandaan po natin. Naway, kayo lahat ay may smart King's Kid. Kung smart King's Kid ay may karunungan mula sa Panginoon Diyos. Kaya na yung umagang ito, tatlong bagay. Anong una? Una, seek God. Number two, ano? Love God. And then number three, follow God. Tingnan po natin. Seek God, love God, and follow God tayo. Tingnan po natin. Sa inyong buhay ay lagi kalugo-lugo sa ating Panginoon Diyos. Naway patuloy pagpalain tayo ng Panginoon Diyos. Let us bow down to God. Let's pray. Okay? Amang Diyos, pinupuri ka namin at pinasalaman ka namin po. Salamat po sa umagang ito. Gusto namin patuloy hanapin. Gusto namin patuloy seek your presence, Lord. Panginoon, patuloy ang pagpalain niyo po sa aming buhay. Buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa. Gusto namin, we love you, Lord. Panginoon, tulungan niyo po kami upang patuloy sumunod sa inyo, Panginoon. We want to follow you, Lord.
inyong mga anak po, Panginoon, narito. Pagpahalain po sila, ang kanilang buhay mismo maging impluensya sa salibutan dito po, Panginoon. Habang mag-aaral ang Kingski, Panginoon, not only intellectual, Panginoon, kundi spiritually, physically, socially, nalo na ang kanilang buhay, ang kanilang intellectual alahan ng itong pagkain ito. Lahat ng kanilang spiritual ito ay para sa inyo lamang, Panginoon. Panginoon, panahon ito, napakahirang. Muni, Panginoon, gamitin niyo po sila bilang ang iyong instrumento po, Panginoon. Salamat po, tulad ng kanina, grade 1 po, Panginoon, pagpalain po sila at lahat ng King's Gate naway patuloy yung pagpalain po sila. Salamat po sa inyong takilang biyaya. Ito po sa motalangin na matamis na pangalan ng Panginoon Jesus, sa lahat ng mga anak ng Diyos, sabi natin, Amen! Amen! Okay. God bless you. Okay. Amen! Teacher. Amen. 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 Okay, so King's Kids, are you blessed? Yes. Okay, so amen. Okay, so now let us prepare our hearts for the offering. May you call on once again our praise and worship. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And now, for the closing prayer and benediction, let us all welcome once again our pastor, Reverend Dr. Paul Yong Dali. Let us pray. Amang Diyos, salamat po. Yung mga anak na itong offering na ito, Panginoon, tanggapin mo po offering na ito para sa inyong gaway. At Panginoon, ipaling po sa kanila, siksik, liglig at umapo po, Panginoon. Maraming salamat po. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Lahat na mga anak ng Diyos, sabi natin, Amen. Amen. May God bless you. Okay. Amen. And now for some announcement, we will call on our HR manager, Mr. Ayus Abrenica. Okay, so good morning, King's Kids. Praise God for the success of our chapel hour this week. And before I proceed to the announcement, I just want to commend the performances of our grade one. So very good for bleeding, our flag ceremony, and some of the part of this chapel hour. You've done great, grade one. So napakagagaling ng ating grade one as they recite. And recite the different pledges. And ano talagang gagaling ng ating grade 1. So thank you so much, grade 1. Keep up the good works. And keep on improving. Okay? So congratulations also to the proud advisor. Okay, so for some announcement, our next week will be our professional day. So on Wednesday next week, that will be our big celebration for our professional day. So chapel hour first, and then part two will be our professional day. And then maybe at the afternoon, we don't have any synchronous or asynchronous classes for
for all of you. So next week ay on Wednesday, yun ay pure professional day lamang para sa inyong lahat. Okay. So, and aside from the professional day, we will be having also the oath-taking of our winners of our Supreme Student Government, which will be announced today kung sino yung mga nanalo. So before you proceed to our small group to with your classmates and your advisor, so Ma'am Lauren will share us the result of our election with regards to our student Supreme Student Government. Okay? So, and then another announcement, please prepare for our first quarter assessment. Ayun ay by October. So be ready for the first quarter assessment, which will be scheduled on the mid of October. Okay, you still have time to review for that. Okay, so thank you so much. Now let us welcome Teacher Lauren for the announcement of winners for our concluded election of the Supreme Student Government. Thank you, sir. Grade 3 pastor. Okay, good morning, King's Kids. Good morning po, Ma'am Lauren. Good morning, Ma'am Lauren. Good morning po, Ma'am Lauren. Allow me to present to you the results in the election that was held last Friday, September 17, 2021. Let us start for our president. With a total vote of 64.7%, let us welcome our newly elected president. Can David Villan. Congratulations for our SSG president. Next, our SSG vice president with a total vote of 52.9%. Congratulations, Aimee Quinesi Carmona. Congratulations, and our newly elected SSG vice president. The next one is our secretary, with a total vote of 88.2%, our secretary or SSG secretary is Tumia Janina C. Congratulations. Next is our SSG treasurer with a total vote of 76.5%. Congratulations. Zarina Faith Abrenica. Next, our auditor with a total vote of 55.9%, our newly elected SSG auditor is Sarah Jesriel. Congratulations. Next is our PIO. We have two winners for PIO. First one for boys with a total vote of 70.6%. Our newly elected PIO is George Edway Martin. And for girls, we have the total vote of 56.9%. Congratulations, Hernandez Faith Haven. Our PIO, or our Public Information Officer, is George Edre Martin from grade 10 and Hernandez Faith Haven from grade 6. Congratulations. Next is for our PO. We have also two winners for our Peace Officer. For boys, with a total vote of 67.6%, our PO, our Peace Officer is Marvin J. Donas from grade 10. Next is for our for girls category, we have 58.8%. Congratulations,
Jed Micaela Adelantar. Our peace officer for this school year is Marvin J. Donas from grade 10 and Jed Micaela Adelantar from grade 6. Congratulations. Our grade 10 representative with a total vote of 52.9% is Ilagan Princess Charmel. Next is our grade 9 representative with a total vote of 70.6%. Our newly elected grade 9 representative is Maria Samantha Avila. Congratulations. Next is from our grade 8 representative, Debera Sebastian Cowboy. For our grade 7 representative with a total vote of 58.8%, congratulations, Maria Zairin Aguila. Our grade 7 representative. For our elementary representative, we have two winners. And first is Joaquim Katibog and Castillo Gillian Rose. Once again, our elementary representatives is Joaquim Katibog from grade 6 and Gillian Rose Castillo also from grade 6. Congratulations. Once again, this is our newly elected SSG officer. This is school year 2021-2022. Congratulations. Now, let us hear some words from our newly elected SSG Vice President David Villan. Good morning, everyone. Can everyone hear me? Okay, so good morning, everyone. First of all, I would like to thank all of you for voting me as your SSG president of this school year. I am blessed and honored to have your trust regarding to this important position. As your new SSG president, I will do my very best and push the limitations of my capabilities. I will be a responsible leader and follow a path that will set a good image for our school and bring glory to the kingdom of God. I can assure all of you that I will be always happy to listen to your ideas, opinions, and criticisms. Thank you again, everyone, for listening and for giving me this opportunity to be your SSG president. To God be the highest glory. Okay, so thank you very much, Ma'am Lauren, and thank you very much, Sir David Villan, our SSG president for this academic year. And to the rest of the members of the SSG organ of the Supreme Student Government, congratulations to all of you. And as part of our school, we are hoping and praying that you will come up with the best project or best activities that you are going to render for our school for the benefits of our all students or the studentry. So we will look forward for your projects and for every activities. And we are also looking forward for each one of you to be the best example for your fellow students as you have in the reign or for this academic year. So congratulations again to all of you. And by next week, you will be having the virtual oath taking with our school director. So you will be take your office starting next week so that you can able to have a meeting with the rest of the officers and to the appointed advisor. The advisor will be announced also by next week who's the teacher who will be handling this organization. Okay, so congratulations to all and thank you for the rest of the students. Thank you for your cooperation from grade 4 up to grade 10 for your cooperation for the election of these SSG officers. Thank you so much and God bless you. God bless everyone.
I think you now may proceed to your small group, the breakout rooms, so that you can say hello and hi to your classmates and to your advisor. Thank you so much, dear King's Kids. God bless you. God bless you. So we are still looking. Sino po si Tonton? What grade level, Tonton? Wala na rin si Tonton.